first week ng October 2022. Pumalo na sa 59 ang katumbas ng piso kontra dolyar. Maituturing itong all-time week ng peso currency sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kapag humihina ang piso, ano ang epekto nito sa bansa? At bakit kailangang malaman mo ang ginagawa ng Amerika sa kanilang economic system? At naaapektuhan ang iba't ibang currency ng bansa gaya ng Philippine peso. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang dahilan at epekto ng paghina ng pera ng Pilipinas. Nitong September 2022, ayon sa PSA, ang inflation rate ng bansa ay umabot sa 6.9 inflation rate. At kapag patuloy pa itong tataas, ito ay isang malaking problema sa ekonomiya ng bansa. Ang mga epekto nito, una, tataas ang mga pangunahing bilihin. Okay lang na mahal ka ng jowa mo. Huwag lang magmahal ang mga produkto. Dahil kapag mataas ang inflation rate, magmamahal ang presyo ng langis, pamasahe, produkto, serbisyo, tataas din ang electric bill, water bill, internet bill, at iba pang mga bill. Huwag lang ang iyong bilbil. Ikalawa, kapag may inflation, mas kaunti na ang kayang bilhin ng consumer. Halimbawa sa 1,000, kung dati napupuno ng mga produkto ang isang basket at ngayon kakaunti na lamang. Epekto yan ng inflation. Dahil mataas o mahal mo na kasing mabibili ang mga produkto, kaya mababawasan o kakaunti na lamang ang magiging laman ng basket. Ang isa pang halimbawa, noong 2014, ang presyo ng garlic pepper whip ng Jollibee ay 49 pesos lang. At ngayong taon, bumalik ang produktong ito. Sana all bumabalik. Uy, sana all! At ang halaga nito ngayon ay 95 pesos na. Wala pang drinks yan. What? At solo pa, parang ikaw. Peso depreciation. Sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, posibleng bumaba ang value ng piso kontra dolyar. At ang tawag dito ay peso depreciation. Masamang balita ito sa mga importer o mga nag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Sa ngayon, maraming produktong mabibili sa Pilipinas ay mga imported gaya ng bigas, asukal, karne, gasolina, construction materials, at iba pa. Kung mataas ang pagkabili sa mga produkto, domino effect lang ito dahil mas mahal na rin itong mabibili ng mga consumer. Halimbawa, ang langis. Kapag tumataas ang presyo nito, mas maraming dollar na ang kailangan nating gamitin para mabili ito at magpapatuloy ang pagtaas ng demand sa dollar at paghina naman ng piso kumpara sa dolyar. Biruin mo, kailangan mo ng 59 na piraso ng piso katumbas sa 1 dolyar. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng dollar kontra piso ay mabuting balita sa mga OFW at sa mga kumikita ng dollar dahil mas mataas nilang maipapalit ang kanilang pera. Pero bakit nga ba tumataas ang inflation ngayon? Ito ay dahil sa patuloy na digmaan sa Russia at Ukraine. Idagdag mo pa ang lahat ng may kinalaman sa COVID-19 at ang ating ekonomiya ay unti-unti palang bumabangon dahil sa pandemya. Tandaan, kapag sinabing inflation, ito ay konsumisyon. Ang inflation ay mabilis na pagtaas ng mga bilihin. Isa ring dahilan ng inflation ay ang law of supply and demand ng mga produkto at serbisyo. Dahil kapag tumaas ang demand, tataas ang presyo. Halimbawa, kapag maraming nag-demand,
o nangailangan ng langis, tumataas ang presyo, kasunod na ang pagtaas ng pamasahe. At kung bumaba naman ang supply, tataas pa rin ang presyo. Halimbawa, kapag nagkaubusan ng supply ng langis, tumataas ang presyo nito. Sa kasalukuyan, hindi lang Pilipinas ang may inflation, pati ang ibang mga bansa tulad ng Amerika. Noong June 2022, nasa 9.1 na ang inabot na inflation rate sa Amerika. At ang ginawa nilang solusyon para mapababa ang kanilang inflation, itinaas nila ang kanilang interest rate. Ito ang interest rate na sinusundan o basihan ng mga bangko sa US. Dahil kung mataas ang interest rate, siguradong kakaunti ang mangungutang dahil mas lalong magmamahal ang kanilang mga loan at mababawasan din ang bilang ng maglo-loan ng sasakyan, bahay, negosyo at iba pa. Sa aspetong ito ng ekonomiya, bababa ang demand at babagal ang pagtaas ng mga presyo at mababawasan ang money supply na lumalabas sa circulation ng ekonomiya. Dahil kapag bababa ang demand sa produkto at serbisyo, bababa ang presyo at unti-unting bababa ang kanilang inflation rate. Ngunit sa ginawang ito ng Amerika, naapektuhan ng iba pang currency sa mundo, tulad ng Philippine peso na nagpahina ng piso kontra dolyar. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP ay may mandato na magpatupad ng monetary policy para mapanatili ang price stability ng bansa. Ang matatag na ekonomiya ay nakasalalay sa economic policy na ipinatutupad ng pamahalaan. Kaya noong September 23, 2022, itinaas na ng Monetary Board ang interest rate na siyang basihan ng interest rate kapag uutang sa bangko. Ang BSP kasi ang basihan ng loan, credit card at deposit rates ng mga bangko. Ang mataas na rates ay nangangahulugang mas mahal ng mangutang at posibleng mas kakaunti na ang gagastusin at uutangin ng mga negosyante at consumer. Ang pagtaas ng interest rate ay paraan ng BSP upang mapababa ang inflation. Ang kaso, mapapabagal nito ang paglago ng ating ekonomiya. Ano ba ang dapat gawin kapag may inflation? Mas i-priority muna natin ang needs over wants. Mag-ipon at magdagdag ng source of income.